Magandang gabi mga kanitib. Ngayong araw, kakandil natin yung itlog natin. So, sinalang siya natin ng Saturday, last week. So, May 13. So, ngayon, ikasampung araw na Tuesday, May 23. Samahan nyo ako. So, itingnan natin kung naging successful ba yung ginawa nating DIY incubator. So, patayin muna natin yung ilaw. Yan. So, tatanggalin natin siya sa lagayan niya. Ayan. Ngayon. So ito na mga kanitib. So ano to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 na piraso to kasama yung native natin. So itlog po to ng Rhode Island na binili ko. Isang 3 po to pero yung naiwan lang 25 na lang kasi na basag yung 5. So sayang. Sana may season na rin yun. So, tingnan natin. Silipin natin. Kon, meron ba? Ayan, mga kanitib. So, din natin. Merong sisiyo yung itlog natin. So, hindi ko naman napapakita sa inyo kung meron nga ba. Kung ano kasi kulang yung equipment natin. So, ito na yung mga kanitib. Ito yung pangalawa. Meron na din. So, sinubukan ko lang itong DIY na rin incubator para makapapisa tayo ng mabilis. Kahit wala tayo, kahit hindi naglilim yung mulok natin, meron tayong incubator. Mas mahal kasi pag bumili tayo ng incubator. Yan ang ginawa ko na lang para mas makatipid. So, ito. Yan, meron tayong isa na nakuha na hindi fertile. Ito, fertile to. So, merong ano, sisiyo. Hindi naman kasi lahat na binili natin, bumili tayo ng isang tree, lahat yan fertile. So, meron talagang reject. So, okay na yun kaysa bumili tayo ng sisiyo. Pag magsisimula tayo, so may kamahalan talaga. Pero pag ano talaga, atrainit nyo na lang pag marami kayo naglilimlim na manok. So, pwede na. Na native chicken. So, bumili na rin kayo pag meron kayo kakilala kung gusto nyo talaga magsimula ng heritage chicken. Alam sa akin to, sinubukan ko lang talaga to. Nakita ko din kasi maganda yung heritage. So, pang crossbred natin sa native chicken natin para mabilis natin madispose yung native chicken natin. So, meron na rin tayong tatlong native chicken. So, tingin ko, kulang pa yun. Kailangan ko pa dumagdag talaga. Pag maganda to, sasalan tayo ulit ng another itlog. So, ito talaga plano ko para per batch talaga yung ano natin dito. Kasi pag hindi tayo talaga pag nag ano, matagal kasi pag nagpalimlim tayo, abutin tayo ng ano, matagal tayo bago makapag produce ng sisiyo.
Ganito lang mga ka-native. Well, fertile naman to. Sana mapisa lahat. Para yung pinayad natin sa itlog at saka yung ginugol natin ng oras hindi masasayang. So almost good naman. So apat na sa isang tray na itlog merong hindi fertile na itong piraso. So meron tayong fertile na ...23. So hindi na tayo lugi dito. Okay, magkano naman ngayong itlog? Mahal yung ano itlog, di ba? Ah, yung sisiyo, sorry, yung sisiyo may kamahalan. Yan, ito dalawa. So meron tayong dalawang na hindi fertile. Yun lang mga kanitib. So update ko na lang kayo. Ibibilang naman tayo ng 11 araw para mapisa nito, kung ilan talaga mapisa nito. So sana magustuhan yung video ko at pakilike na lang at saka pa-subscribe na YouTube channel natin para update. Marami tayong ma-upload na video. Thank you and happy watching.